Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon po, gagawa tayo ng twisted bread. Ayan, no bake po siya. Kasi ipiprito natin. So, bago po tayo mag-start, kung di ka pa po nakasubscribe, click mo po ang subscribe at ang notification bell para palagi ka pong updated. Ito po yung mga ingredients na kailangan natin. Isang pirasong egg, 3/4 cup na ibap na gatas, kahit ano pong brand pwede, 2 tablespoon melted margarine, 2 tablespoon sugar, 7 grams na instant yeast, at 1/2 teaspoon na asin. At syempre, yung 2.5 cup na all-purpose flour. So, mag-start na po tayo. Unahin natin yung egg. Ano bang size ng egg na to? Large. Large po yan na egg. Ibit lang natin. Tapos, ilalagay na natin yung milk. Ilagay na natin yung yeast. Dumikit. At syempre yung asin. Para matunaw siya dito sa gatas. Saka yung sugar. Yan. Haluin natin para matunaw sila lahat. Ayan, ayos na. Ilagay na rin natin yung melted margarine. Para sama-sama na sila, na ihalo natin doon sa ating flour. Ibubuhos na natin. Latin na natin kasi pareho lang yun. Then, haluin lang muna natin siya ng spatula bago natin imamasa ng kamay. Ngayon naman, ilipat ibalik natin dito sa ano, sa bowl kanina kasi masyadong malalim pala itong ano, masyadong malalim itong isa nating mixing bowl. Kaya dito na lang tayo sa maliit na bowl magmasa. Konti lang kasi itong ginawa natin. Kasi actually first time ko lang itong gagawin. Nung bata pa ako, nakakatikim ako nito, pero kalimutan ko na kung anong tawag nito sa Bicol. Pero nakakatikim ako nito. So yan, masa lang natin para tayong gagawa ng donut.
Ayan, ang ganda na ng dough natin. Ang kinis-kinis. Ayan, ngayon naman, lalagyan ko siya ng konting oil. Then, i-ano natin siya, i-rest natin siya ng 1 hour. Then, babalikan natin siya after 1 hour. Mas maganda kung mas matagal. Kaso 11 PM na kaya, bibilisan lang natin. So, ibalot natin siya ng plastic. Ayan, after less than an hour, ito na siya. Di naman siya masyadong umalsa. Siguro sira yung ano, sira yung yeast natin na nabili. Ayan, pero pwede na yan. Putol-putulin lang natin. Tapos, iti-twist na natin. Yun, ganun. Tuloy-tuloy lang hanggang matapos lahat. Na mangga natin gagawin ay piprito na natin. Kailangan madami yung mantika natin para malalim. So, ganito lang. Tapos, bubudburan ko na lang ng asukal. So, pwede rin itong lagyan ng caramelized sugar para mas madikit. Pero ako ibubudbud ko lang. So, yun. Masarap po ito kasi hindi siya matamis na tinapay. Sakto lang kaya favorite siya ng anak ko. Ayan. Ayan, gugulong natin siya sa asukal mamaya pagkatapos nating i-fry. Tuloy-tuloy lang natin hanggat sa maubos natin lahat ng ginawa nating twisted bread. Ayan, at ito na po ang ating finished product. Ito po ay masarap na may kape. So, pasensya na po kayo sa boses ko kasi hindi pa po bumabalik. Yung dati kong boses, paus pa rin ako kasi may ubo pa rin ako. Dahil galing tayo sa ilang araw na medyo not feeling well. So, maraming salamat po sa panunood at sa lahat po ng manunood. Huwag po natin kalimutang i-subscribe at i-like ang video na ito.
Ayan, at magkita-kita po tayo sa mga susunod pa po na mga video. Magkakaroon po ako ng 1-month puto challenge. So tulungan niyo po ako mag-isip kung ano-ano yung mga puto na gagawin natin sa loob ng isang buwan.